isang tradisyon na pinaniniwalaan na si Saint Augustine ay nagbigay siya ng lecture tungkol sa creation. At merong isang tinawag na skeptic doon sa audience na siya ay nais hamakin. At nagtanong kay Augustine ng ganito, anong ginagawa ng Diyos bago panilika ang lahat ng bagay? At sumagot si Augustine sa kanya, nililika niya ang impyerno para sa mga mapag-urirat sa ginagawa ng Diyos sa walang hanggan. Yung tinatawag na tongue-in-cheek na sagot, no? Parang medyo siya ay nangaasar lamang sa bagay na iyon. Hindi talaga nagsasalita ang Biblia kung ano mga ginagawa ng Diyos sa doon sa walang hanggan. At ang sagot ni Augustine ay isang seryosong puntos na babala sa mga nais alamin ang ginagawa ng Diyos sa walang hanggan na hindi maliwanag na sinasabi sa atin sa salita ng Diyos. Ngunit, ang ginagawa ng Diyos mula sa walang hanggan, ang kanyang pagpaplano ng kaligtasan ay hindi isang espekulasyon. Ang Biblia ay maraming sinasabi tungkol sa ginagawa ng Diyos bago panilika ang lahat ng bagay pagdating sa pagliligtas. Sa covenant theology, may tinatawag na covenant of redemption. No? Ito yung hindi ito yung tipan ng Diyos sa tao, kundi yung tipan ng banal na Trinidad. Merong kasunduan ng banal na Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu sa layuning pagtutubos ng kanyang mga hinirang bago pa inilika ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, siya ay nakipagtipan sa banal na Trinidad na kanyang isusugo ang kanyang anak upang magligtas ng mga hinirang. At ang Anak ay kusang loob na ginanap, gumawa ng tipan upang ganapin ang planong ito ng pagliligtas. At ang banal na Espiritu din ay nakipagtipan mula sa walang hanggan na siya ay maglalapat ng lahat ng kaganapan ng pagliligtas na tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag ito sa salita ng Diyos na ang ating Diyos sa banal na Trinidad ay nagkaroon ng tipan para iligtas ang mga tao. Ang puntos na gusto kong bigyan ng pansin na ang kaligtasan ay dinesisyonan ng banal na Trinidad mula sa walang hanggan, hindi ng tao ngayon. Nakita natin noong nakaraang Lord's Day ay pinangaral ko sa inyo ang tungkol sa mabisang pagtawag na ito ay isang soberanong pagkilos ng Diyos, hindi ng tao. Inargyo ko doon na ang kaligtasan ay dinesisyonan sa walang hanggan, sa tipan ng banal na Trinidad bago pa nilika ang lahat ng bagay. Ang kaligtasan ay hindi nagkataon o afterthought sa isip ng Diyos. Ang Diyos ay walang contingency plan. Wala siyang plan A, plan B kung alin ang mag-work. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang kanyang mga pinlano, ang kanyang mga itinakda ay hindi mababali, hindi mabibigo. Sapagkat siya ang Diyos na marunong, sakdal sa karunungan at ang Diyos na soberano. His decree cannot fail. Yun yung makikita natin dito. Ngayong umaga, gusto kong tunghayan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu upang ilapat ang kaligtasan na yon. Upang ang kanyang mabisang pagtawag ay tunay na magdala sa mga tinatawag sa tugon na malaya ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yan lang ang mensaheng nais kong dalhin sa inyo sa umagang ito. Ang banal na Espiritu ay pumarito bilang pagtupad sa tipan ng banal na Trinidad na kanyang ilapat ang naganap na tupad na pagliligtas ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan.
ang banal na espiritu ay kinakailangang manghimasok sa tao upang siya ay magsisi at manampalataya ng kusang loob. Sapagkat kung hindi manghihimasok ang banal na espiritu, walang sinuman ay maliligtas. Sinabi sa atin dito sa Confession of Faith natin sa chapter 10 na may kinalaman ito sa mabisang pagtawag, ang sinabi dito sa atin, ang kanilang isipan, pangalawang bahagi, makikita natin, ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan at silang iniligtas ay nakauunawa ng mga bagay ng Diyos. Inalis niya ang kanilang pusong bato at binigyan sila ng pusong laman. Binabago niya ang kanilang kalooban at sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihang inilalapit niya sila ng Diyos sila kay Hesukristo. Kung magkagayon, kusa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang tao ay patay sa kasalanan at pagsalansang. Kaya nga ang tao ay lubos na walang bahagi sa gawa ng kaligtasan, maliban na siya ay bigyan ng buhay at baguhin ng banal na espiritu. Ang kapangyarihan na nagbigay kakayahan sa kanya na tumugon sa tawag ng Diyos at tanggapin ang biyayang ipinagkaloob nito ay walang iba kundi yaong buhat sa pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Maliwanag ang ating konfesyon at maliwanag sa salita ng Diyos na sinasaad sa atin na ang banal na espiritu ay kailangang manghimasok upang ilapat ang kaligtasan na ginanap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tao, sinabi dito, bilang patay sa kasalanan at pagsalansang, bilang patay sa kanyang espiritual na buhay, ay hindi maaaring tumugon, walang kakayahan tumugon sa kanyang sarili sa panawagan ng Diyos. Hindi magriresulta, hindi makapagsisisi at mananampalataya ang isang makasalanan sa kanyang sarili, maliban ang banal na espiritu ay manghimasok upang baguhin siya. Kaya ito pong relasyon ng mabisang pagtawag at ng kapanganakan mamuli ay makikita natin sa ganitong mga pangungusap. Ang mabisang pagtawag ay ang soberanong paglalapit ng Diyos sa makasalanan kay Kristo para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu, ang pagtawag ay ginagawang mabisa upang tumugon ng kusang loob ang makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Now, ang tinutukoy na pagkilos dito ng banal na espiritu ay ang tinatawag na doktrinang regeneration o ang kapanganakang muli. Ngayon, sa panahon natin, ang kadalasang paggamit sa salitang born again ay ginagamit ito doon sa madalas na paggamit tungkol sa tinatawag na kaiba-iba bukod-tangi o kakaibang mga karanasan na kanilang nararanasan at tinatawag ito na nagdadala ng pagbabago. Tulad ng mga charismatic groups, yung mga born again ay yung mga nakararanas ng mga kakaiba, remarkable experiences na ito ay kanya ang senyales na sila ay ipinanganak mamuli. Ngunit makikita natin sa Biblia na ang regeneration ay isang term na tumutukoy sa muling kapanganakan ng isang tao, bagong pasimula ng tao, bagong buhay na inilalagak ng banal na espiritu sa isang makasalanan. E sinabi ni Louis Berkop at sa salin sa Tagalog, ang sinabi niya ay ang kapanganakang muli ay nasasangkapan ng paglalagak ng prinsipyo ng bagong espiritual na buhay sa tao.
sa matinding pagbabago sa disposisyon na gumagabay sa buong pagkatao na sa ilalim ng pagkilos ng banal na Espiritu, nagsisimula ang bagong buhay na patungo sa Diyos. Kaya yung ating confession ay napakaliwanag sa pagkilos, sa paggawa ng banal na Espiritu. Ang sinasabi, ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan, enlightening their minds, at silang iniligtas ay nakaunawa ng mga bagay ng Diyos. They now understand the mind of God. At inaalis niya ang kanilang pusong bato at binibigyan sila ng pusong laman. Yung batong puso na hindi nakikinig sa kanya, hindi sumusunod sa Diyos, ay pinapalitan niya ng bagong puso na handang sumunod sa kanya. Binabago niya ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanilang dakilang kapangyarihan. Pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihang inilalapit niya sila kay Kristo. Kung magkagayon, kusa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Now, sa lumang tipan, meron na tayong mga tinatawag na New Covenant Promise. Doon sa Ezekiel, Kapitulo 36, at kung kayo ay magbubukas ng inyong mga Biblia, sa Ezekiel 36, binasa natin kanina ito, at makikita natin dito ang pangako ng Diyos sa Israel na tumalikod sa Kanya, nagkasala, pero sabi niya, aking patutunayan na ako ang Diyos na maglilinis ng inyong mga kasalanan at siyang magdadala ng matinding pagbabago sa inyo. Ngunit yung pangakong iyon ay pangako para sa bagong tipan. At yan ang sinabi niya sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Sinabi din yan sa Jeremias 31:31-34. Pero sa bagong tipan, yung pinaka pangunahing talata, teksto, passage na nagtuturo sa kapanganakang muli ay yung John and chapter 3. Ito po ay isang makikita natin dito sa John chapter 3. Dito ang isang pariseo na si Nicodemo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo na sa isang pribadong paraan at siya ay kumikilala sa ating Panginoon. Sinabi niya sa verse 2, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. So si Nicodemus na isang pariseo, may iba siyang dahilan layunin ng paglapit sa Panginoon. Pero mas alam ng Panginoon ang kailangan ni Nicodemo. Kaya sumagot siya dito sa mga talatang ito, sa verse 3, verse 5, and verse 7. Sinabi niya sa verse 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Inulit niya sa versikulo 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, sa ibang paraan ng paghahayag ay parehong sinasabi, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yung verse 7, huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na mamuli. Eh dito ipinakikita ng Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito na kinakailangang labis ang kapanganakang muli ng isang tao, ng isang makasalanan upang maligtas. Hindi siya maliligtas, ibig sabihin, kung hindi siya maboborn again, kung hindi siya mareregenerate, kung hindi siya maipapanganak mamuli, kinakailangan na siya ay ipanganak mamuli. At makikita rin natin sa versikulo 8, sinabi, umiihip ang hangin kung saan nito ibig
at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. E, ibig sabihin, ang kapanganakan muli ay hindi ito pinaplano ng tao. Hindi magkoconduct ng isang revival meeting at ang ilan ay maboborn again. Ito'y misteryong pagkilos at bugtanging pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi nalalaman katulad ng hangin kung saan siya iihip. Gayon ang mga ipinanganak muli sa Espiritu Santo. At sinabi rin sa atin dito sa versikulo 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang sinasabi sa atin ngayon ng ipinanganak mamuli na isang tao ay nagkakaroon ng pagbabago sa espiritual na kalalagayan ng isang tao, ng isang makasalanan, mula sa laman patungo sa Espiritu. Ibig sabihin lamang noon, mula sa ilalim ng paghahari ng kasalanan ng laman, siya ay inililipat doon sa kalalagayan, sa isang lugar na ang nangunguna na ay ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Mula sa laman, patungo sa Espiritu. Merong pagbabago mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan, sa buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Pero hindi natatapos dyan, sapagkat makikita natin mula versikulo 9 at dun sa most endearing text ng New Testament, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life." Ang kapanganakan muli ay may pagkaunawa doon sa ginawa ni Kristo ng kanyang sakripisyo para sa pagliligtas. Hindi hiwalay sa ginawa ni Kristo ang kapanganakang muli. Ang isang taong nakaranas ng kapanganakang muli ay nagkaroon ng pagkaunawa sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. Yun ang tinatawag nating kapanganakang mamuli. Ngayon, mayroon lang tatlong bagay na gusto kong tignan natin kung bakit kinakailangan ang regeneration sa isang makasalanan. Ang una, ito'y dahil sa tinatawag nating pagiging likas na makasalanan ng tao, man's total depravity. Lalo yung tulip, yung una, total depravity. Dahil sa kanyang total depravity, ibig sabihin walang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi nadungisan ng kasalanan. Nang una nating magulang, at dahil diyan ay wala siyang maaring gawin na sukat na magiging dahilan para siya ay kalugdan ng Diyos. Total depravity. Pero ang total depravity ay nangangahulugan din na total inability. Walang kakayanan dahil ikaw ay likas na makasalanan, wala ka rin kakayahan, maski katiting, upang iligtas ang iyong sarili. Yun po ang tinatawag na total depravity. Sinasabi sa ating Confession of Faith, in chapter 9 at paragraph 3, sinabi sa kanyang pagkahulog sa kasalanan sa tao, lubusang nawala ang kakayahan ng tao na loobin at gawin ang anumang espiritual na kabutihan. Ang tao sa kanyang kalikasan ay patay dahil sa kasalanan at pawang laban sa anumang mabuti. Hindi niya kaya sa kanyang sariling lakas na magbalik loob sa Panginoon. Yun ang isang realidad, katotohanan. Dahil sa kasalanan, walang sino man ay maaaring sa kanyang kalakasan magbalik loob sa Panginoon. Maliwanag, sinabi ni Pablo sa Roma 3, 10 at 11, walang sino man ay matuwid. Not even one, maski isa. Walang sino man ang nakauunawa. Walang sino man ang umahanap sa Diyos. Dahil ang tao ay patay sa kasalanan at pagsalansang, likas sa kanya ang pagiging makasalanan at wala nang talata pa sa bagong tipan na higit na maliwanag na nagtuturo maliban do sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At bubuksan natin sa Epeso Kapitulo 2. Paulit-ulit na nating narinig ang talatang ito at makikita na sinabi, ito ang ating spiritual na kalalagayan sa versikulo 1.
kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Yun yung ating kalalagayan. Mga kapatid, bago tayo mananampalataya, at kung wala ka pa kay Kristo, yan ang iyong spiritual na kalalagayan. Ikaw ay patay sa iyong kasalanan at pagsalansang salita ng Diyos. Ikaw ay spiritual. Sa iyong spiritual na buhay, ikay patay. Ikay walang kakayahan sa iyong sarili na lumapit sa Diyos. Ngunit, ang mabuting balita ay sinabi sa atin sa verse 4 at 5, ngunit ang Diyos, palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig o biyaya sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas, maski patay tayo, binuhay niya tayo. Dumating ang pagkabuhay mamuli, ni-regenerate tayo, sinabi sa atin dito, ng Diyos at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pwede mo bang utusan ng isang patay na tumindig at maglakad? Walang buhay yun. At sinasabi, pwede mo bang utusan ng patay na magdesisyon tanggapin si Kristo para maligtas? Patay yun, walang buhay. At yan ay iniyahalin tulad sa kalalagayan ng espiritual na buhay ng isang makasalanan. Siya ay patay. Ang patay hindi makatutugon dahil wala siyang kakayahan, dahil wala siyang buhay mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero ito nga, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binubuhay niya, pinapanganak niyang mamuli ang mga patay sa kasalanan. Kaya yung kalalagayan natin sa ating depravity, total depravity, ginagawa nitong kinakailangan ang regeneration. It makes regeneration necessary, ang kapanganakan mamuli. Now, kung walang regeneration, kung hindi bubuhayin ng Panginoon ang ating patay na kaluluwa, ay walang kaligtasan. Nabanggit ko nung nakaraan, talagang may mga pagtuturo sa Armenian, yung order ng salvation, nauuna muna yung pananampalatayo bago regeneration, bago born again. At binanggit ko yung aklat ni E.W. Best, yung regeneration and conversion, at bagong Kristiyano, pero ako'y nagulat na sa kanyang aklat nga, nauna ang conversion bago regeneration. Kaya ibabaligtad, paano magkakaroon ng conversion kung walang regeneration? Kung siya isang totally depraved na tao, walang kakayahan iligtas ang kanyang sarili, maliban ang banal na Espiritu ay manghimasok upang siya ibuhayin, paano siya maliligtas? Paano siya tutugon sa panawagan ng Diyos? Kaya ito po ay isang malaking kamalian ng ating mga kasamahan doon sa Armenian side, na hindi po pwedeng mangyari ang pakaligtasan, conversion, maliban ng tao ay ipanganak mamuli. Now, alam natin dito sa talata, sa 1 Corinthians chapter 2, binasa natin kanina ito, at makikita natin yung talata mula versikulo 14 at 16 dito, sinasabi ng nila Pablo, ang mga apostol, ipinahayag sa kanila ng Diyos ang mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos. Hindi dahil kaya nilang abutin, kaya nilang alamin, kung hindi ang banal na Espiritu ang nagbigay sa kanila ng kaalaman na malalalim tungkol sa Diyos. Sapagkat hindi kaya ng tao sa kanyang sarili na maunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya sinabi sa versikulo 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya ito nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tanging yung meron lang pagkabuhay na mamuli sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
tanging sa pamamagitan ng pagkinos ng banal na Espiritu na sila ay magkakaroon ng kaliwanagan sa mga katotohanan ng Diyos at tatanggap at tatalima dito. E palagi kong ginagamit ang ilustrasyon ng isang radyo na katulad ng isang radyo na wala siyang matatanggap na anumang signal kung walang antena. Walang kabuluhan ng radyong yun kung walang antena. Hindi siya makasasagap ng anumang channel para may lumabas na tunog. Wala. Katulad yan ng tao. Ang Espiritu ay katulad ng antena. Kung walang banal na Espiritu, walang anumang spiritual na katotohanan siyang masasagap, matatanggap, at kanyang mauunawaan. E yan din ang sinabi niya sa pangalawang sunat sa Korinto, no? 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 6. Gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ng anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. At ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kung hindi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay na ginagawa kaming, ayun, isang maliwanag na nakikita natin dito sa konteksto. Ang pribilehiyo ng mga mananampalataya sa bagong tipan ay kanilang meron silang insight, pagkaintindi sa banal na kasulatan na ang mga lumang tipan ay meron silang kabulagan sa mga katotohanan. Kanya makikita natin dito na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagliliwanag, naiintindihan ng mga mayroong banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Tama ba yung binasa ko kanina? Parang mali yung binasa ko. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Tanging sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya nabuksan ang kanilang pagkaunawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung sinabi ni Graham Bation. Ang tao, ayon sa Biblia, ay hindi lamang may sakit sa kanyang kasalanan. Hindi siya pinahina sa kanyang kalalagayan na kailangan lang niya ng tulong mula sa Diyos. Ngunit siya ay patay sa kanyang pagsalansang at kasalanan. Siya ay sakdal na walang magagawa na iligtas ang kanyang sarili. Ang Diyos ang magliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang soberanong pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang tanging paraan sa bagong, sa kapanganakan mamuli. Kaya hindi lang ang kasalanan, hindi ito parang nagkaroon, tinatratong may sakit lang tayo na kailangan gamutin. Maraming ganyang paniniwala ngayon na ang tinatrato nila ang kasalanan na katulad na lang ng isang sakit na kailangan gamutin. Hindi itinuturing na paglabag sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. O kaya sinaturing na lang na ang kasalanan, naging mahina lang ang kondisyon, kailangan lang natin ang tulong ng Diyos.
ang kasalanan at pagsalansang sa kanyang kautusan, ginawa tayong mga patay sa Espiritu na nagdadala sa atin upang wala tayong pwedeng gawin maliban ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So kailangan po, nakita natin dito ang kapanganakang mamuli ay labis na kinakailangan dahil sa ating depravity na nagre-resulta sa ating total inability, wala tayong kakayahan. Pangalawa, kinakailangan din kapanganakang muli sapagkat walang sino man ay magtutugon ng pagsisisi at pananampalataya maliban ang Banal na Espiritu ang kumilos upang ibigay iyan sa isang makasalanan. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang pagtawag ng Diyos ay lumilika ng tugon, ng kusang loob, ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang taong tinawag ay makikita niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan na lumabag sa kautusan ng Diyos na nasa ilalim ng puot at hatol ng Diyos. Ang isang makasalanan na kinilusan, tinawag, kinulusan ng Banal na Espiritu, makikita niya na ang tanging pag-asa niya ay ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo upang iligtas siya sa kanyang dilema, sa kanyang kalalagayan ng kasalanan at nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Ang isang tao na tinawag at kinilusan ng Banal na Espiritu ay ginagawa si Kristo sa kanyang puso na napakahalaga. Nagiging very precious ang Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa cross ng Kalbaryo. Sabi ni John Piper, yung pagtawag ikanya sa ng Diyos ay isang soberanong pagtawag. Lumilika at hindi mapipigilang tinig ng Diyos sa pagtawag. Lumilika ito ng isang tulad ng isang utos. Nagsasalita ang Diyos sa hindi lang sa tenga, hindi lang sa isip, ngunit siya'y nagsasalita sa puso. Ang buong pagkatao ay binubuksan ng Diyos ang kanyang mata, ang bulag niyang mata't puso, ang kanyang mga tenga na bingi ay kanyang bibigyan ng pandinig. Sinabi niya doon at ginagawa si Kristo na siyang napakahalaga para sa kanya. At ang kanyang puso ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, malaya, nayayakap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, magsisisi siya at sasampalataya ng kusang loob dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Alalahanin nyo doon sa mga gawa 2:37. Sa araw ng Pentecoste, nangaral si Apostol Pedro at na-convict ang mga nakikinig sa kanya doon. At anong sinabi sa atin sa versikulo 37? Nang marinig nila ito, naksaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Ito yung tugon ng isang taong kinunvict ng Banal na Espiritu. Kumbaga tinarakan ang kanyang konsensya at ang kanyang buong kaluluwa upang hanapin si Kristo para sa kanyang kaligtasan. Yun po ang makikita natin. Si Lydia sa Acts 16 verse 14, binuksan ng Diyos ang kanyang puso sa Ebanghelyo. Sino ang gumawa noon? Ang soberanong pagkilos ng Banal na Espiritu, si Lydia ay binago ng Banal na Espiritu upang makinig, upang tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo na ipinangaral sa kanya ni Pedro, ni Pablo. E ganun din sa parehong kapitulo, yung tungkol sa Philippian jailer, sa verse 30, bigla siya na-convict dahil sa mga kaganapan doon na mahimala ng ang mga bakal, mga rehas ay biglang nagsibukas at sila Pablo ay malaya at nakita ng Philippian jailer ang kanyang sarili
Na-convict siya sa kanyang sariling mga kasalanan at sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, lumapit siya, ano ang aking gagawin para maligtas? Binigyan siya ng malayang tugon, manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Siya at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya. Eh alam naman natin sa Efesios 2:8, sinabi, "For by grace you have been saved through faith, and that not of your works, it is the gift of God, so that no man should boast." Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pananampalataya na regalo, kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi natin sariling kagagawa nito, hindi natin sariling kakayanan na ginawa ang pagsampalataya. Sumampalataya tayo dahil ang banal na Espiritu ang naglagay niyan sa atin. Kung hindi niya tayo nilagyan ng pusong nagsisisi at sumasampalataya at sasampalataya sa Panginoon, mananatili tayo sa ating kalalagayang patay sa ating mga kaluluwa. Ngayon, tulad ng madalas na nababanggit, sa panahon natin kasi yung evangelism ay tila na bahira na ng malaking kamalian sapagkat ang paraan ng tinatawag na altar call o yung tinatawag na sinner's prayer. Pag ikay lumapid, pag ikay dumalangin ng sinner's prayer, ikaw ay binibigyan ng kasiguraduhan na ikaw ngayon ay ligtas na, Kristiyano ka na, patungo ka na sa langit. At ina-assure ka ng soul winner, ligtas ka na, ginawa mo na ito. Pero sino bang magbibigay ng assurance? Ang banal na Espiritu. Tingnan ninyo yung malaking kamalian. Yung soul winner, ginanap niya yung trabaho ng banal na Espiritu. Siya na yung nagdideklarang, ligtas ka na, Kristiyano ka na. Imbis na ang banal na Espiritu ang kikilos upang ipakita sa isang tao ang kanyang kasalanan, ang kanyang kalalagayan at ang pangangailangan niya sa Panginoong Hesukristo. Ito yung mga taong inaakala nila mas matalino sila sa banal na Espiritu para isiping nasa kamay nila ang kaligtasan ng mga tao. So dalawa po yun, ano? Nakita natin kailangan ng kapanganakan mamuli sapagkat ang kalalagayan na natin tayo yung mga patay sa ating sa kasalanan at pagsalansang. Pangalawa, dahil hindi tayo magkakaroon ng pagsisisi at pagsampalataya sa Panginoon kung hindi tayo kikilusan ng banal na Espiritu. At ang pangatlo, hindi tayo lalapit sa kanya ng kusang loob para sumampalataya maliban tayo ay kanyang ipanganak mamuli. Eh kasi nga ito yung sinasabi nila eh. Maraming nagsasabi, teka muna, kung hindi ko kaya, wala akong kakayahan na dumesisyon sa aking sarili, di sinisira nito yung kalayaan ko. Inaabuso yung kalayaan ko. Kung merong mga panahon ng New Testament, kung merong mga human rights activists, sisigaw yun. Anong sinasabi mong wala kaming kakayahan? Karapatan namin kung tatanggap kami o hindi. It's our right. Palaging ganun ang isisigaw ngayon. Karapatan ng puno, karapatan ng hayop, karapatan ng kanino man. Maski ano, may karapatan ngayon. Anong karapatan ng tao kung siya ay aharap sa Diyos? Parusa, puot, hatol, yun ang karapatan tatanggapin. Walang karapatan ng sino man. Pero sinasabi nga nila, teka muna, sinisira nito yung karapatan kong tumugon. Para bagang siya ay yung biyaya ng Panginoon sa kanya dumarating na isang tyrant master na pinipilit siya maski ayaw niya. Kailangan lumapit ako ng may kalayaan. Bakit ako pipiliting lumapit, tumanggap at manampalataya sa Panginoon para maligtas? Kailangan sa sarili ko. Gagawin ko yun. Walang sino mo magdidikta sa akin. Kung wala ang banal na Espiritu, wala. Walang mangyayari maski anuman. Kaya nga yung ating confession sinasabi sa atin na imbis na sirain o labagin ang karapatan ng tao sa kanyang sarili, sinisigurado ng banal na Espiritu na yung taong tinawag ay lalapit ng malaya. Kusang loob
sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung wala ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang isang makasalanan ay mananatiling nasa ilalim ng alipin ng kasalanan at hindi tutugon ng malaya na tatanggap kay Kristo ng kusang loob. Palaging ginagamit yung picture na ang Panginoong Yesus ay kumakatok sa pintuan at helpless, di ba? Na hanggat hindi buksan ng isang makasalanan, hindi makapapasok si Kristo. Pagka pinilit ni Kristong pumasok, lalabagin niya yung karapatan ko. Ayoko nga buksan yung pinto sa kanya. Pero alam ninyo, ang regeneration, ang tao, kusang loob, nabubuksan ng pinto. Yayakapin si Kristo ng buong buo. Hindi kailangan kumatok ni Kristo sapagkat isusuko niya ang kanyang buong buhay dahil sa kilos ng banal na Espiritu. Si Pablo, isang persecutor, isang manguusig ng iglesia, ngunit nang siya ay tinawag ni Kristo, ang banal na Espiritu kumilos sa kanya. Ang isang mamamatay taga-usig ng iglesia ay naging alagad. Yumukod, kusang loob. Hindi napilitan si Pablo sapagkat sa kanyang mga sulat, sinabi niya, handa siyang ibigay ang kanyang buhay sa kanya na namatay at nagmahal sa kanya. Yan ang makikita natin diyan. Yung pagbabago ng karanasan ng isang makasalanan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Halimbawa, 1 Corinto 6:11, makikita natin ito, sinabi sa atin dito, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, nung hindi pa kayo napanganak muli, hindi pa kayo Kristiyano. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So ang Espiritu Santo ang nagbigay sa atin ng muling pagkabuhay at ang Espiritu Santo ang patuloy na gumagabay sa ating karanasan ng pagbabago sa ating buhay. Yan din ang sinabi niya sa 2 Corinto 3:16-17. Ngunit kapag ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, ang talukbong ay inaalis. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, merong kalayaan, di ba? Kung nasa iyo at kumilos ang banal na Espiritu, ano daw ang meron? Kalayaan. Kalayaan, mga kapatid. Isipin mo, pagdating mo sa langit, may matatagpo ang kakayang magsasabi doon, eh nandito kasi pinilit ako, ayoko naman dito eh. No? Ang makikita mo mga tao doon, ano sasabihin sa'yo? Eh nandito ko ako ngayon dahil ginawa niya akong isang makasalanang kusang loob na tumanggap, magsisi at sumampalataya sa kanya. Kaya ako ngayon nandito. Isipin mo, baka ikaw yung tao doon sa langit na makaharap ko minsan doon eh. Pag tayo dumako doon, baka sabihin mo sa akin, eh kasi ako pinilit ni Pastor Mon tumanggap kay Kristo. Kaya ako ngayon ay tumanggap at nandito ako, ayoko naman dito. Meron bang ganyan sa inyo? Alam mo, pag nakarating ka doon, ang sasabihin mo, salamat sa biyaya ng Panginoon. Nakarating ako dito dahil sa Kanya. Dahil sa kapangyarihan yung pagkilos ng banal na Espiritu, isang patay sa kasalanan at pagsalansang, binuhay niya mamuli kay Kristo Jesus. Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na ang ating kaligtasan ay dinesisyonan sa walang hanggan. Bago panilika ang lahat ng bagay, ang banal na Trinidad ay nagkaroon ng tipan na ang kaligtasan mula sa umpisa hanggang sa uli ay sa Kanya at sa biyaya lamang. It's not up to me. It's not up to you. Ang banal na Espiritu, sinigurado niya, siya'y paparito upang ilapat ang pagliligtas na ginanap ng Panginoong Hesukristo ang anak upang ang isang tao ay tunay na maligtas at makarating sa langit sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi dahil sa iyong ginawa, hindi dahil sa iyong pagtanggap. Yan ay galing mismo sa Diyos. Mula sa walang hanggan,
ang Ama ay naglayong magligtas ng kanyang mga hinirang. At ang kanyang isinugo ay ang kanyang bugtong na anak upang ganapin ang planong yun mula sa walang hanggan. Ang anak, kusang loob sa kanyang misyon na iligtas ang mga hinirang ng Ama, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanila upang sila ay maligtas, ang banal na Espiritu. Nakipagtipan, ako ay pupunta upang ilapat ang ginawang kaligtasan ng anak upang ang lahat ng kanyang mga hinirang mula sa walang hanggan ay maliligtas ng tunay. Kaibigan, tanong ko sa iyo, sinabi, maliban ng isang tao'y ipanganak mamuli, pinanganak ka na ba mamuli? Naranasan mo na ba ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Nagkaroon ka na ba ng maliwanag na pagkaunawa sa ginawa ni Kristo doon sa krus? Tinaniman niya na ba, nilagakan niya na ang iyong buhay, ang iyong puso ng bagong buhay kay Kristo? Inilipat ka na ba niya mula sa buhay ng kadiliman patungo sa kaliwanagan? Naranasan mo na ba yon? Mahal mo ba si Kristo ngayon? Hindi mo siya mamahalin kung hindi ka ipinanganak mamuli. Kaibigan, kailangan kang ipanganak mamuli. Nawa ikay manalangin. Ikaw ay dumulog sa trono ng biyaya at iyong sabihin sa Diyos, banal na Espiritu, hindi ko kayang ipanganak, buhayin ang aking sariling patay sa kasalanan at pagsalansang. Naway kumilos ka sa aking buhay, bigyan mo ako ng pagsisisi at pagsampalataya at kusang loob na paglapit kay Kristo Jesus. Purihin ang soberanong Diyos sa ating pagkatawag na mabisa at sa ating kapanganakang mamuli. Ang doktrina ng mabisang pagtawag at ang kapanganakang mamuli ay napakahalagang doktrina ng Biblia. Hindi natin pwedeng ito'y malampasan. Marahil sa 2 linggo ako'y nangangaral ilan sa inyo na ano bang sinasabi ni Pastor Mon tungkol sa effectual calling na ginanap sa walang hanggan? At ano yung pagiging regenerate, pagiging born again, na pinlalo ng Diyos yan mula pa sa walang hanggan? Ano ba yung mga sinasabi ni Pastor Mon? Yung assurance ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa doktrinang ito. Kung ang aking kaligtasan ay nakasalalay sa akin at sa kung ano kong pwedeng gawin, hindi ako makasisigurado na makararating ako sa langit. Ngunit, kung nakasalalay ito sa soberanong Diyos, sa kanyang biyaya, sa kanyang makapangyarihang pagkilos, sa kanyang mabisang pagtawag, at sa makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu, maaari akong humimlay sa pagiging soberano ng aking Diyos. No one can snatch them away from the Father's hand. Yun ang magiging tugon ng pusong kumikilala na ang Diyos lamang sa kanyang soberanong pagkilos ay nagliligtas ng mga makasalanan. Sana isa ka doon sa Panginoon ng kalwalatian sa bawat kaligtasan ng naririto sa umagang ito. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, hindi man kayang lubusang arukin ng aming pagkaunawa ang mga kaganapan sa walang hanggan. Kung paano, Ikaw o Diyos sa banal na Trinidad ay nagkaroon ng kasunduan ng tipan na magligtas ng mga walang kabuluhan at walang karapatang makasalanan kagaya namin. Pero ito ay iyong ginawa. Salamat, Panginoon, sa iyong habag. Salamat sa iyong katapatan at pagmamahal. O salamat, Panginoong Jesus, na ikay kusang loob na tuparin ang misyong ito at ikay na bayubay doon sa cross. Binigay mo ang iyong sarili para sa kaligtasan. Salamat, banal na Espiritu, sapagkat ang kaligtasan ito na ginanap ng Panginoong Jesus ay nilalapat mo sa bawat isa sa amin. O Diyos, ang kaligtasan ay mula sa umpisa hanggang sa huli ay sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya, sa iyong soberanong pagkilos.
Naninigluhod kami, Panginoon, kung merong dito sa aming kalagitnaan na estranghero pa sa iyong pagliligtas. O Panginoon, mahabagkat kumilos, ang banal na Espiritu ay ipanganak silang muli, bigyan ng bagong buhay kay Kristo. Bigyan, buksan ang kanilang mga matang bulag sa katotohanan. Ang tingang bingi sa mga katotohanang espiritual. O Panginoon, bigyan mo ng buhay ang mga kaibigan namin naririto upang kusang loob silang lumapit kay Kristo at siya magsisi at sumampalatayas sila para sa kanilang kaligtasan. Pinupuri ka namin sa pagpapala ng kaligtasan ito sa ngalan ni Jesus. Amen.